Meron tayong mga nakita ngayon dito. Hindi ko alam kung anong klase, anong tawag sa halaman ito. At dito sa uri ng bulaklak na ito. Yeah. Ay? Hello, Papagayam! Welcome to DJ Encanto's channel. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong video. Hello, Papagayam! Welcome back to my YouTube channel. Whew. Natapos na naman po ang maghapon ngayong araw po ng Friday, May 7, 2021. Ayun, green na green. Tapos yung background ko, green, no? Para refreshing po sa ating mata. Pero alam ko pong hindi bagay sa aking skin tone ang itim dahil lalo na tayong, maitim na tayo, lalo pa tayong umitim. Pero okay lang. Okay. Ang importante, clear ang ating puso. Wow, sabi ganun eh. Anyway, welcome back to my YouTube channel. And today, wala tayong ibang i-share sa inyo kundi yung ginawa natin na maghapon. Of course, sa ating trabaho muna, we attended 2 webinars kanina. Yun. And at the same time, multitasking ko tayo. Nag-monitor tayo virtually and through call and text. Yan. Ang pag-monitor natin sa ating mga learners because it's Friday. Yes? And after ng webinar natin, around 2 o'clock, yung iba naman, or yung isa naman, 3 o'clock, natapos na po ang ating webinar. Nag-stand pa tayo, so habang hindi pa tayo nag-shutdown sa ating laptop kanina, na-scan natin yung mga files natin kasi nararamdaman natin yung init na, yung init ng summer. Kaya kailangan na nating mag-relax, mag-refresh. But due to the present situation, napataas po ang ilan lugar or medyo bumalik po sa paghihigpit ang mga lugar pasyalan dito po sa ating, hindi lang sa lugar po natin, hindi lang sa Cagayan, di sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. But then, we need to relax paminsan-minsan, we need to unwind, we need to refresh. And wala tayong ibang magawa dahil hindi tayo makapag-explore, hindi tayo makapunta sa mga beaches or sa mga beach. Okay? Kaya wala tayong ibang magawa kundi ang simulan na lang natin sa ating lugar mismo. And sa pag pinag-uusapan natin ang mga lugar pasyalan, hindi po pahuhuli ang Barangay Dungeg dyan. Dito po sa Barangay Dungeg, iniskan ko po yung mga ilang mga lugar na pwede natin pasyalan later on. At the same time, nakitransact o kinontak ko na rin ulit yung mga friends natin, mga friendship natin na makakasama natin sa ating pag-explore later on. Okay? And ito po, sasabihin ko na po ang ilan sa mga lugar na i-schedule natin pero hindi ko po sasabihin kung kailan yung specific or definite schedule. Right, una po dyan ang Canyon Falls. Yun, ang Canyon Falls po. Kaya tinawag na Canyon Falls yan dahil yan ang binansag sa mga yan ang ibinansag ng mga staff or ng mga tour guide natin o ng mga nakakatanda na unang namasyal sa lugar na yan. Canyon Falls, or we call it in Ilocano, dito po, Lipit. Okay, Lipit po. Ang tawag sa Lipit na yan, or Lipit is an Ilocano term. Ibig sabihin, nasa pagitan po kasi ng dalawa. Nasa pagitan po kasi ng dalawang malalaking bato. Katulad din po yan ng Lipit Canyon ng Bagaw. Pero sa amin, medyo mas maliit lang. Pero pagdating sa ganda naman, may kakaibang ganda rin. Unique din po ang aming Canyon Falls. Okay? Meron din tayong sa Canyon Falls, meron din, makikita mo din dyan ang Canyon Cave. Yan. And syempre, sa Canyon Cave, makikita mo din dyan ang naibang ganda rin, rock formation ng mga bato. Yan. And isa sa mga pwede mong ma-enjoy dyan, yung very clear and refreshing, napakalamig na tubig bodies. Okay? Pangalawa na yung canyon. Una yung Canyon Falls, pangalawa yung Canyon Cave. Yan naman, yung patlo, yung of course, falls kanina, falls pa rin. Ang Tukulan Falls. Yan. Sa Tukulan Falls naman, lalo na ngayong summer, ang makikita mo dyan yung napaka-green na kulay. Yan.
Kumbaga, Ilocano, lumot. Okay? Yan. Maganda rin yan pag rainy season, pag malakas ang tubig. Pero pag summer naman, may tubig pa rin, hindi ganun kalakas. Pero yun ang bumubuhay at nagpapa ganda sa formation ng mga yan, lumot sa atin, sa Ilocano yan. And isa din to yan, pang-apat, ang spring pool. Spring pool, bakit nga ba spring pool, no? So lahat yan, spring pool, kita mo dyan, very relaxing, very refreshing. Katulad din po yan sa Blue Lagoon ng Blue Waters or Blue Water Caves and Blue Waters ng Bagao. Di po ba? Yun, Blue Water pala. Okay, isa rin po dyan ang Waig Apuraw Falls. Bakit tinawag na Waig Apuraw? Pang ilan na yan? Pang lima. Okay, di pa pang lima na yun? Yes, panlima, Waig Apuraw Falls. Yan. Magkakatabi lang po ang Canyon Falls, hindi. Magkakatabi lang po ang Tukulan Falls, ang Waig Apuraw at ang Spring Pool. So dito lang sa Dungeg lahat 'yan makikita. Okay? Ngayon dito sa video ko pong ito, ito po ang ating na-i-share lang sa inyo, yung pahapyaw lang muna dahil later on babalikan po natin 'yan by episode, by schedule. Para sa ganun, makita natin, maipakita ko po sa inyo yung talagang ganda ng lugar na yan. Ganda ng mga lugar na yan. At iisa-isayin po natin yan na papasyalan muli. At isishare ko po sa inyo yan. Okay? Kung gusto po ninyo, hingin ko po ang inyong opinion. Alin doon sa mga ipinakita ko ang unang gusto nyong feature o itampok natin sa ating YouTube channel. Alright? Alin ba doon ang gusto nyo? Una, Canyon Falls, Tukulan Falls, Waig Apuraw Falls, Spring Pool, or Canyon Cay. So, alin man dyan, mag-comment lamang po kayo sa ating video. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell so that pag natapos na po natin ang mga pasyalan na yan, per episode po yan, inalam na natin or aalamin natin ang bawat kwento ng bawat lugar na yan. Yan. So, meron na tayong dating background pero this time, mag-a-update po tayo. Aalamin po natin ang kwento sa likod ng bawat lugar na yan. Bakit Canyon Falls? Bakit Tukulan Falls? Bakit Spring Pool? Bakit Canyon Cave? Diba? And isa rin po sa mga aabangan din po ninyo na talagang hanggang ngayon ay nasa proseso po tayo ng paggawa ng script, pananaliksik din po. Ang isa sa mga nakita po ninyo sa aking channel, sa mga previous at iba pang channel ko, sa mga iba pang account ko, ang Tayabak o ang J-Vine. Yan. Isa rin po yan sa mga bibigyan ko ng pagkakataon or chance para ma-explore po ulit. Pero sa ngayon, nagkakandak na po ako ng mga research, pananaliksik, tungkol po sa mga characteristics ng halaman na yan. And nakausap po na rin, na-interview na po natin yan, ang ating Menro about that, na talagang bawal po at mahigpit pong pinagbabawal ang pagkokolekta, pangunguha, o di kaya mas lalo na ang pagbebenta sa mga endangered or mga vulnerable na mga halaman. Tulad po ng Tayabak. Diba? So marami pa pong iba at marami tayong pwedeng share later on. Ulitin ko po, just comment down sa ating video kung alin sa mga lugar na yan ang gusto ninyong una kong itampok. Ayan, parang ano ba, parang sa biyahe ni Drew, parang sa KMGS pa yan. At alin man dyan ang mauna or may pinakamalaking bilang, pare-parehas lang po dahil bawat lugar, bawat magandang lugar or bawat lugar na sinabi ko po dyan ay may kakaiba at natatanging ganda. Okay, yan po muna para sa araw na ito. Okay, huwag kalimutang, ulitin ko po, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para ma-notify kayo agad kapag may bago tayong video. This is Efren Abella Jr., also known as DJ Encanto po, no? Sa ngayon, Encanto po kasi ang kilala talaga na pangalan. Thank you!
you for watching Papagayam. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag kalimutang i-share at abangan ang ating susunod na video.